Let it go, let it go. Эй, Hugh Hefner, yeah, yeah, Hugh Hefner, yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип. Hello guys, ako nga pala si MacDotBird23. At syempre, welcome guys sa aking YouTube channel. Nako guys, ito na yung second middleman. Nako, nagsumite ng kanyang counter affidavit. At nako, paano na? Ano na nangyari? Sino yung godman? Escorial ba yun? Estorial? Oh, nalilito ako sa pangalan nyo eh. Ano na? Ito, pakinggan nyo guys kung ano yung counter affidavit ng pangalawa sa middleman na parang itinanggi ata na nakatanggap siya ng pera. Aba, may pera ba? Wala. May pera ba? Wala. Nako, eto na. Talaga naman guys, basta pera. Mukhang masakit lang. Ito guys, panoorin nyo. Dante, ano ang laman ng counter affidavit ni na isinumite ni Bakoto? Yes, Ella, itinanggi ng inmate na si Christopher Bakoto. Isa ito sa sinasabing ang middleman, Ella, sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid, na tumanggap umano siya ng pera mula sa self-confessed gunman na si Joel Escorial. Batay sa supplemental extrajudicial confession ni Escorial, binigyan umano nito ng 70,000. Matapos mapatay si Lapid, ang perang ito ay parte umano ni Bakoto sa 550,000 pesos na idinipositong pera sa bank account ni Escorial bilang kabayaran sa pagpatay kay Lapid. Dagdag pa ni Bakoto sa kanyang counter affidavit, ang salaysay na ito ni Escorial ay wala sa kanyang unang extrajudicial confession at nasama lang ang kanyang pangalan sa supplemental affidavit. We cited yung fact na si Joel na gumawa ng statement, I think it was October 18, sinabi niya yung participation ng ibang respondents, and then he made another statement, karagdagan sa laysay, on October 22, 4 days after, dun niya lang binabanggit si Bakoto. So we do not know why, after 4 days, dun niya lang naisip isama si Bakoto. Dahil yung first statement niya, sinabi niya na lahat yung mga pinagbigyan niya ng pera, wala si Bakoto. Kaya hiling ni Bakoto sa prosekusyon na i-dismiss ang kasong murder laban sa kanya. Personal na dumating kanina sa Department of Justice si Bakoto at ang kanyang abogado kaugnay sa isinagawang preliminary investigation ngayong araw. Ang kampo naman ng Escorial ay tinanggap ng kanyang abogado ang kopya ng counter affidavit ni Bakoto, ngunit hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Isasagawa, Ella, ang susunod na preliminary investigation dito sa kaso ng pagpatay nga kay Lapid sa katapusan umano nitong buwan ng Nobyembre. At ito nga si Bakoto, Ella, batay doon sa reklamo na i-final ng NBI at ganyan din ng PNP dito sa Department of Justice. Ito umano ay isa sa kinontak nitong noong napatay na isa pang middleman na si John Villamor para nga ipapatay itong si Percy Lapid. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Ella. Alright, marami. Ayan guys, so narinig nyo naman na si Bakoto ay wala raw natanggap na pera. Aba, Escorial, ano ba? Ikaw ba'y gunman o storyteller o story creator? Aba. Aray, nako. Secretary Abalos, yung umamin, mukhang nagkakagulo-gulo na ata ang kwento. Aba, hindi maganda yan. Pagkatapos na mabarag-barag ang pangalan ni General Bantag, aba ngayon, ano na nangyari sa gunman nyo? Napakasakit! Aray, 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 aray. So guys, abangan natin. Meron pang isang bagong balita. Isusunod ko na. I-upload ko na rin. Yun lang guys. Update tayo. Mama chup chup. Babush!